Yo, what's up mga ka-Sharp Plus? I'm Nesto Ramos at welcome back to Kimker Enterprises Company, direct importer of Japan surface trucks and heavy equipments. And today guys, so nakita nyo naman sa intro ng video na to, meron tayong i-review na isang klase ng equipment. Medyo malaki siya, ang ating Komatsu PC200-8N1. So ayan, sa mga gusto mag-avail ng ganitong klase o ganito kalaking unit na maaari nyong magamit sa constructions or sa quarry, stay tuned ka lang at sabay-sabay natin i-review yung kanyang specs and condition. So hindi ko na patatagalin, umpisahan na natin to. So ayun nga mga surplus ang ating PC200-8N1. No? 3-port bucket size, 6-cylinder diesel engine, 2008 year model, no? Imported Japan surplus, slightly used Japan, stock Japan surplus, no? Original 'yan, mga ka-surplus, wala pa tayong binabago diyan. Then sa mga gustong mag-avail nitong ating unit, maaari po kayong mag-direct inquire dito sa ating office na located sa Barangay Kanyogan, Kalumpit, Bulacan, along MacArthur Highway, no? Then, pwede nyo po akong i-text or tawagan sa aking number na ilalagay ko sa screen. Then, pwede din po kayo mag-direct message sa aking Facebook page account, ang Kimker Japan Surplus Parts. So, pwede po kayo mag-message dyan para sa direct inquiry, no? So, dito sa part ng video na to, proceed tayo sa kanyang function, no? I-check natin yung kanyang hydraulic function, no? In good running condition ba siya? Check natin yung swing, yung arm, yung bucket, extension arm, travel. So, yan, check natin. So, yan, nakita nyo naman mabilis pang umiikot yung kanyang swing. Yun ang kainaman ng computer box o electronic na kagaya nito. So, ayan. Nakikita nyo naman, in good running, yung kanyang boom up, extension arm, and kanyang bucket, no? So, ayan. Op, pause muna natin to. So, dito sa part na to, kung makikita nyo, itinukod nyo yung kanyang bucket, tinukod ng ating operator yung kanyang bucket, para ilip yung kanyang body o yung kanyang track pad mula sa ground. So, dito sa part na to, tinetest ng ating operator kung in good running condition ba yung kanyang hydraulic pump dun sa engine, no? So, kung maganda pa ba yung bomba. So, ayan. For more information lang, ang operating weight o bigat ng PC200 natin ay meron siyang 19,500 kilograms. So, yun yung kanyang bigat na inaangat niya yung sarili niya. So, in good condition din yung kanyang hydraulic pump, no? So, proceed tayo. Pause ko lang ulit to, no? Kung mapapansin nyo, dito sa may arm ng kanyang bucket, meron siyang tinatawag natin dito na breaker line. So, ano ba yung breaker line? Ito yung connecting hose ng breaker. Yung breaker po, yun yung ginagamit na pandurog ng kalsada. O jackhammer yun, mga ka-surplus, na attachment sa arm ng ating bako na minsan pwede mong tanggalin yung bucket na yan, then palitan natin ng breaker pandurog ng mga kalsada. So ayan, meron siyang breaker line. So proceed tayo. So magilas pa yung ating equipment. Okay, pause lang ulit ako, no? Dito tayo pumokus sa kanyang bucket. Ang size ng kanyang bucket ay 0.8831 cubic meter o katumbas ng 800 liters, no? O sa madalit sabi, meron siyang 3-port bucket size. So, almost 1 cubic, no? Karaniwan nito, yung mga 3-port bucket size, so yung ganito kalalaking bako, ginagamit siya for quarry. Siya yung ginagamit ng pangkarga sa mga 10-wheeler. Doon siya madalas sa nagagamit o doon ko siya din madalas nakikitang ginagamit. Pinakakaraniwang ginagamit nila doon yung mga PC200. So proceed tayo mga ka-surplus.
So ayan, overall mga ka-surplus, okay naman yung hydraulic functions nung kanyang swing motor, then yung kanyang boom up, extension arm, tsaka yung kanyang bucket. So proceed na tayo dito, pass forward tayo, tingnan natin yung kanyang travel, kung in good condition ba o maganda ba yung kanyang pagta-travel, mabilis bang kumilos sa travel. So meron kasing ganyan na yung iba, hindi sila di ganun kabilis, no? Yung kanilang pag-usat o yung pag-usat ng trackpad nila. So check natin to, since it is surplus, tingnan natin yung condition. So ayan, tingnan natin yung pag-atras. Uy, mabilis. Ayan. So nakikita nyo, yung good running yung kanyang trackpad travel, no? So ayun, right, left. So okay, in good condition yung ating trackpad, no? O yung ating travel. So proceed naman tayo dito sa kanyang itsura o sa status ng kanyang trackpad or travel. So ito yung kanyang trackpad, kumong 8,661 lang yung kanyang running hours. Kitang-kita naman sa trackpad, makapal pa. So pinaka-importante yan na tinitingnan natin pagka bibili tayo ng mga surplus na equipment or mga bako na kagaya nito. Syempre, ito kasi yung madalas na pinapalitan o nagiging maintenance ng mga bako. So dito sa part na to, dito sa ating PC200, makikita nyo naman, makapal pa yung kanyang trackpad. So in good condition pa rin yung kanyang trackpad. So check natin. So into din tayo dito sa kanyang sprocket, no? So importante din na makita natin yung kanyang sprocket. Parang walang pinagkaiba to sa motor, sa sprocket ng motor o sa sprocket ng bike, kung mapapansin nyo, ang ito, pagka matalim na o masyado nang matulis yung kanyang mga ngipin, maaari niya nang sirain yung trackpad natin, yung bushing o yung pin na nasa gitna ng trackpad. So etong status ng ating sprocket ng PC200, so makikita nyo naman, makapal pa yung kanyang mga dulo ng ngipin. So maganda pa siya, in good condition din. So proceed tayo. So proceed tayo dito sa ilalim ng kanyang body, no? Tingnan natin yung ilalim kung makakapal pa ba, kung kinakalawang na ba o sariwa pa, no? So check natin. So ayan, kung makikita nyo naman yung kanyang ilalim, maganda pa yung mga plancha. So in good condition pa. Maraming may konting mga lukot-lukot dyan, pero madali na yan, no? Kaya-kaya natin yung unit yan. So okay, nakita natin yung kabuuan ng unit. Check naman natin yung kanyang cabin o yung coal, no? So punta tayo doon sa kanyang coal. Sa cabin, check natin yung loob kung in good condition o presentable ba. Okay, stop tayo dito. So kung mapapansin nyo dito sa kanyang, ito na yung pinakakanyang dashboard, no? Meron siyang monitor dito na digital, no? Or digital, hindi siya masyadong digital eh, parang ano na siya eh, parang touchscreen, etc. Or screen monitor, yan, pinakamagandang word. Kung makikita nyo yung mileage o yung running hours na tinakbo niya sa Japan, 8,661 hours. So yun yung running condition niya or yung running in mileage niya, running hours, mileage niya sa Japan. Yun yung hours na nagamit siya sa Japan. So kung mga computer box to, no, or electronic, meron siyang screen monitor. So ayan, andiyan dyan nakalagay yung kanyang fuel gauge, temperature gauge, and oil gauge, no. So ayan, so proceed tayo mga sarga. So batang-bata, 8,661. Ayan, electronic, no, electronic joystick na din siya, no. So proceed tayo mga ka-surplus sa kanyang engine, no? So ang model na engine ito ay SAA 6D107-E-A. So 6-cylinder diesel engine siya, no? Meron siyang 150 HP or horsepower, 2,000 kilowatts, at meron siyang displacement na 6.69 liters. So ayan. Oh, so this is naman. So ayan.
Ayan nga mga ka-surplus ang ating PC200-8NY. So, sa mga gusto mag-avail ng ating unit, pwedeng-pwede nyo po akong tawagan o mag-direct inquire dito sa atin sa Kimker Enterprises Company. Then, kung gusto nyo pa ng mga ibang equipment, marami pa tayo dito. Meron tayong maliit, meron tayong malaki. So, tawag lang po kayo and pasyal lang po kayo. Hanggang sa muli mga ka-surplus, dito na po tatapusin ang ating vlog. At maraming salamat po.